po si Leia C.E. Joy, isang caregiver dito sa Israel. Mayroon akong share sa inyo about sa isang OFW na nagtiis, nagtiyaga. Sa wakas, matutupad na ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya ang makabili siya ng isang bahay para hindi na sila mangupahan. Malapit sa puso ko ang ating bidang OFW ngayon. Kaya, congrats sa iyo. Congrats sa inyong dalawang mag-asawa. Sana matupad lahat ang iyong mga pangarap para sa inyong pamilya. Hi, mga ka-OFW! Ako po si Mrs. Lynn ng Pangasinan. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga sikreto ko, bakit ay patayo ko, or nakabili ako ng aking dream house. So mga ka-OFW, 15 years na kami nangungupahan, nagrenta ng isang bahay ng aking pamilya. So, sa 15 years na yun, nag-decide ako na ano kaya kung bumili ako ng isang bahay na masasabi kong sa amin. Siyempre, ganun talaga. Nung naisipan kong mag-abroad, talagang nakapokus ako na talagang ako'y magpapatayo or bibili ng isang bahay. Kasi ayoko nang maranasan yung lagi kaming nag-uupa ng isang bahay. At dahil na rin sa patnubay ng ating Diyos Ama at sa kalooban niya na ako'y makabili ng bahay, at dahil na rin sa tiis at pagtataga ko dito sa Hong Kong, kaya sa wakas may sarili na akong bahay para sa aking mga anak, para sa aking pamilya. Hi mga kabeshi! So ito ang bahay ni ng ating bidang OFW ngayon na si Miss Lynn. 92 square meter na under pag-ibig. Yan, ilan yung mga kabeshi o. Ganda na. So under construction pa, may mga inaayos pa, pero at least sariling bahay na, di ba mga kabeshi? So ang lupa ay 198,000 kasyon, at for installment na ang remaining balance nila sa pag-ibig. So after 4 years, 5 years sa bidang ka-OFW na natin ang bahay. Wow, talagang pag may tiyaga, may nilaga. So yan mga kabeshi, kalain nyo after 15 years na nagrerenta ang ating bidang ka-OFW ngayon, after 4 to 5 years or yan, mga taong na ganyan, may sarili na siyang bahay. So great job sa inyong mag-asawa, kumare and may kumpare. God bless you and congratulations sa inyong bagong bahay. Please like and share my YouTube channel mga kabeshi para ma-inspired kayo sa mga kagaya nilang OFW na nagsusumikap, nagtitiis, nagtsatsaga para sa magandang future ng kanilang mga pamilya. Please like and share my YouTube channel, Leia Ijo.